spent in a miserable way. Morning po. So I would like to welcome you here in Balay Negrense Museum. So I am Jayette po and I'll be your guide po for today's tour. So sir, this house po, ito po yung may-ari, Victor Gaston. He is a half French, half Filipino. Yung father po niya, si Yves, Leopold, Germain Gaston, it's a pure-blooded na French na pioneer po ng sugarcane industry dito sa Negros. Yung wife niya, taga-Balayan, Batangas, Prudencia, Fernandez, and then they had three kids. So we have Maria Felicia Gaston, married to Manuel Suarez, Victor Gaston, yung owner ng house, and then we have Fernando Gaston as the youngest child. Well, Victor po, sir, yung owner ng house, ito po yung wife niya. This is Philomena Makiling. Taga dito lang siya sa Silay, sa barangay Ginhalaran, and then they had 12 kids. So this house po is already 124 years old because it was built in the year 1898, but 70% of this house is still original. Just like po yung floorboards, yung mga windows, yung mga grills, yung mga printed glasses are all still original way back in 1888. Sir, yung room na pong ito, one of the 12 bedrooms before. So we have 6 bedrooms here in the first floor and we have another 6 doon naman po sa taas. So sir, we have here the family genealogy. Sir, this is what we call the family genealogy, yung kanila pong family circle, just like family tree. But instead of the family tree, yung typical, ginawang bilog, so mas maayos tingnan, mas organized tingnan.
Yung three na colors nagre-represent dun sa tatlong magkakapatid. So parang color coding po siya. Kung nasan po yung name nyo, ibig sabihin yun yung kamag-anak nyo. So we have white here for Felicia or yung panganay na anak. We have blue for Don Victor, yung may-ari ng house. And then we have Fernando as yung youngest child. Pag may cross po nakatabi yung name, ibig sabihin patay na. Pag may mga space kagaya po nito, ibig sabihin walang asawa, walang anak, maagang mamatay. So yung generation na para po sa kanila, nag-stop na po talaga siya. And isa po sir sa 12 na anak, we have here Emilio Gaston. He was a governor of Negros Occidental in the year 1934 up to year 1937. This is the wife, we have Amparo Cortaza. The time they get married po, Amparo was only 15, Emilio was only 21, and then they had 15 kids naman po. Ang dami, sir. Afford naman nila, sir. So yung dalawa po sa 15, we have here Conchita Gaston. She is known as the world famous na sa soprano. So singer, yes po sir. So singer, theater actress. And we have here Felix Gaston naman po. He was a pilot. So magkakapatid po sila ng dalawa. Yung girl po na yan, yung sa Sandy, that's Rosario. We have here sa likod, Asuncion and Concepcion. Tatlo po sa 12 na anak. Sa 12 po na anak, sir, we have 8 na boys, 4 na girls. But then yung isang girl, wala po kaming may na-restore na picture. Sa kanilang tatlo, isa lang po yung nakapag-asawa, which is si Rosario lang po. So magkakamukha lang po, sir, but wala hong kambal sa kanila. Kakapatid kasi. So we have here yung pictures ng before and after restoration ng bahay. This house po was abandoned for almost 12 years in the mid-1970s kasi nag-down po yung sugar industry here in Negros. Yung last po na nakatira sa bahay, nag-decide na pumunta ng USA. Yung bahay po natin na pabayaan, wala may nag-aalaga. And then due to the natural calamities na lang, kung may mga malalakas na ulan, yung ibang part ng house, as you can see po sa photos, nasira. Mukha lang po siyang nasunog, but never po talaga siyang nasunog due to natural calamities na lang. And wala po kasing may nakatira sa bahay, and then made of wood siya. So mabilis talaga masira. And then yung bahay na po ito, sir, na-donate na siya sa isang foundation, which is the Negros Cultural Foundation. So hindi po siya sa government, so NGO po talaga siya. And then yung house po, sir, if you're wondering why we call it Balay Negrense, Balay po is our dialect term for house. Well, Negrense po are kami, yung mga tao ng mga Negros. Kasi mostly sa mga gamit or yung mga furniture na nasa loob ng house are donations from different prominent families ng mga taga-Negros kami. And yung bahay po kasi, sir, nagre-represent siya ng lifestyle ng mga taga-Negros before. It's why Balay po Negrense or bahay po ng mga taga-Negros. October 6, 1990, this house po was officially opened as the very first museum in the whole Negros Occidental. So yung area po na ito, this is just a receiving area pa lang for the workers, yung mga encargados, yung mga messengers. Yun na sa taas talaga is yung main sala or yung main house. We have po yung upuan doon sa dulo, yung sa Galinera. Call it galinera po from the Spanish term galio, which means rooster. So before, pag may pupuntang bisita sa bahay, may dalang pasalubong o regalo, yung dala manok. Yung manok ilalagay sa upuan or yung parang cabinet po sa ilalim ng upuan, meron siyang cage. So habang naghihintay po doon sa amo or kay Don Victor, yung manok ipapasok lang po doon sa baba. Meron din ganyan sa ano, sa Landoni. Sa Abo. Kalni ka meron. So yung dalawang staircase po natin, sir, divided po siya into two. To separate po yung hagdan ng mga babae sa hagdan po ng mga lalaki. It's for modesty purposes po. So yung sa right side for the boys, and then yung sa left side naman po for the girls. And before po, sir, 6 na bedrooms, kaya lang po yung dalawa dito. Supposed to di po, meron siyang 2 bedrooms. Ah, dito, may bedroom pa dito dati. Yes po, sir, ang pagaya din po yan, sunod-sunod dito. Kaya lang po giniba siya, kinumvert ito yung museum gift shop. Kinumvert po ito ay Valley Studio. Valley Studio. Kasi meron pong isang apo si Don Victor na isang balerina. So, kinuha po dito yung parang wall na nakahati sa 2 na bedrooms. And then, ginawa po siyang Valley Studio. Okay. Kasi si Inday Gaston po, nagtuturo po siya ng valley. And then, sir, yung hagdan po natin, yung step po ng hagdan, naka-base po siya sa pamihiin na oro, plata, mata. So, oro means gold, plata, silver, mata means that. Dapat yung end po na step nyo doon sa taas, yung last step nyo, mafo-fall dapat siya is either oro or plata. Never magiging mata kasi they do believe na bad luck yung dala nun. So yung bilang po ninyo, oro, plata, mata, oro, plata, mata, oro. Yung next step po doon sa taas, magiging plata lang po siya. So diretso lang po yung bilang, sir, until doon sa last step sa taas.
Yung wood po sir ito, yung hangga, this is still original po. Black kamagong naman po ito. Yung flower birds po natin sir, balayong tree naman. So sir, akit po tayo sa taas. Wala nang ganyan ngayon. Ano? Opo, parang rare nga lang kasi hardwood. So dito kayo sir, sa right side. We have here 6 na bedrooms and this one po is yung master's bedroom. Lahat po ng kwarto, same size lang po siya. And then lahat po ng kwarto dito sa taas para po sa mga anak na girls. Dun sa baba for the boys. Ang purpose po nun para maprotektahan ng mga babae, ay ng mga lalaki, ng mga babae na nandito po sa taas. And then sir, we have here Susan Magalona. She's not actually related sa mga Gaston sir, but tita po siya ni Francis Magalona. Yes po sir, magkapatid po sila ni Pancho Magalona. Kapatid siya ni Pancho. Noong time po niya, she's known po as a flower of Visayas. Or isa po talaga sa pinakamagandang babae dito po sa Visayas. So even though hindi siya related sa mga Gaston, may litrato po siya dito kasi isa po sa pride ng mga taga Negros. And then sir, if you can see, lahat ng kwarto may mga interconnected po na pinto. May mga connecting doors. Because before, every time there are visitors, yung mga kids, they're not allowed po na nabastasan ng kwarto. They're not allowed po na mag-look around. Kasi nakaka-explore po yun pag may mga visitors dito sa sala. So pag gusto pumunta sa kabilang kwarto, sa banyo or sa dining, connecting doors po yung gagamitin po nila. So sunod-sunod po yan sir, yung labas, doon po sa dulo sa dining. Magpupunta po kayo sa kabilang side, iikot lang po kayo doon sa kabila. And then pwede po kayong pumasok doon. So pwede nyo siyang buksan sa kabilang kwarto na. Sir, we have your bridal gown. 1972 bridal gown po. Sa niloxin po yung magsuot niyan. Yung mga loxin yung mga kilalang family dito. Loxin, axon, lasga, kapowa, mga kilalang family dito. And we have po yung old na luggage, yung leather po na mabigat. Yung radyo, mukha lang po siyang oven toaster, but radyo po talaga yan. And sir, ito po yung mga picture po ni San Niloxin. So, this is San Niloxin. 1972. So, ayan po yung suot niya yung gown. Ang tabit ng nanay ko to. Okay na sir. Donate na lang dito sir. Ayay. Ito sa Cavite. Marami din po bang old houses sa Cavite? Wala eh, kasi malapit kasi siya sa Manila. Ah, okay. Diba, Manila is one of the most nasira ng Kera. So, ang nangyari noon, dami siya. Pero ang pinakamaganda sa Cabiting, mapupuntahan mo yung Emilio Aguinaldo Shrine. Okay. Diba doon din po yun? Yun po yung bang ano? Yung parang winagalwa yung flag? Oo, first to. Oh, yung first bandera. So, ayun po yung mga picture. Ayan po yung husband. Mukhang masaya naman po siya. Masaya naman siya. Walang tagal. Mukhang hindi naman arranged marriage to na. Hindi. Kasi before, uso talaga yun eh. Especially pag rich ka. Yung babaeng ano rito, no? Yung loxin. Ay, yung loxin. Yung guy po, si Roy Goles naman. Ay, yung, di ba, kamag-anak niya yung naging tatapos na alcalde? No, si Mayor Goles po. Si Mark. Si Mark, po. Yeah. Bottles. Ito po yung sa ilalim ng soft drinks. Kung umiinom kayo ng soft drinks na di plastic, yung pinaka-ilalim na port, kinat lang po siya. Yung pink po na may flower, lalagyan po yan ng Yakult. Yung pambata po na inumin po, yung milk po na pambata. Yun? Oh, pink flower. Kinakat lang po nila yan, sir. Sineshape, ginagawang pan-design sa gown. For fashion show siya. So, iba-iba po yung team. It happened po no 2019 bridal gown. So, naging team. So yung mga gumagawa po niyan sir, mga local artists nandin po from Negros. And then yung isa sa artist po si Sir Ian Valladares. May mga continuous wire po siya na art piece doon sa baba. So titignan po natin later. So we have here sir yung dining area. On po lang po yung... Ganda ng table.
So, ito sir, actually 12-seaters po siya. Eh, yun po, yung dalawa na yan. Sa extension dito, sa magkapila. So, this is the dining area po. We have two separate tables for kids. Kasi kung may mga visitors, they are not allowed sa main na lamesa for privacy purposes. Especially pa may pinag-uusapan, importante yung mga elders. Yung bell naman yung para sa tatawagin yung mga helpers. And we have here Filipino delicacies, biyaya, pinasugbo, suman, palitaw. This one po sir, I think sa Tagalog yung call it suman. Suman, no? Dito po sa amin ibos naman. Ibos. Yung sticker rice na i-dip nyo sa brown sugar. And then by the way po sir, yan po yung end ng mga connecting doors. Dito talaga yung babasada yung para walang interruption doon sa bahay. Parang hindi na lalabas dito. Yes po. So ikot lang po dito, pwede ka pumunta doon. So pag may mga meeting or maraming bisita doon sa sala, hindi po pwede mag-room around yung mga bata. So sir, yan po yung kusina natin. So this is the kitchen area po sir, yung mga gamit po, mga donation po siya, a little bit water na. And ito po, ref po siya. Kung ayaw niyo po magbigay ng food, pwede yung pong kila. Kasi may lang po talaga. Mga galing sa US na itong mga ito. Yung mga ito po. And then sa kabilang side naman po, dirty kitchen naman. Mas okay po yung view dito sa labas. Ayun po, meron po tayo dyan yung banga, water jar, or di ko rin sa chow. Yung mga water jar po na kahit walang ice, kalang yung water mo. May nabibili ba bang ganyan ngayon? Nagahanap kasi ako din. Parang may nakita kasi ako dyan sa may ginhalaran. Kasi gusto ko palitan yung ano ko, yung plastic na lalagyan na, di ba? Plastic na blue. So ito po sir, yung area na to, laundry area, yung may cover po na ito, meron po yung hagdanan. Papunta po sa helper's room doon sa baba. Because before, yung discrimination talaga between upper class and the lower class, grabe. So yung mga katulong, they're not allowed na dumaan sa main natin hagdanan. So ito po yung hagdanan para po sa kanila. So later po sa garahe po natin, titignan natin yung tsura ng hagdanan. Original pa rin. Before, yung mga yaya, bawal silang makita ng mga bisita. Pwede lang silang umakyat pag magsiserve na ng pagkain or tatawagin sila ng amo. So later po, sisilipin natin yung hagdanan po nila. Nasa garahe po. And this one naman po sir, we have a palo-palo for laundry. Yung igaganon po ninyo. Plancha. Plancha po. Meron din katro sa ano. Version ng diuling na plancha. And ito naman po, preparing area. We have here gantang, gantangan, or salok for measuring ng bigas. So instead sa kitchen scale po na gamit natin ngayon, ito yung ginagamit before. So parang ipa-flatten siya dito sir. Dami, 1 kilo po siya. 1 kilo? Sa luto na ito. Opo, 1 gantang po ito. Sir, we have butter roll for chocolate, yung si quarter or tablea, yung hot chocolate. And we have yung banyo po na ito. So, sir, yung ganun malaki yung bahay. And we have here yung dalawang kwarto. Isa lang po yung banyo dito. Because before, gusto na talaga yung chamber pot or yung arinola. So, lahat ng kwarto may mga ganun. At the same time, kasi sir, before, hindi ganun ka-importante sa kanila yung personal hygiene. So, hindi sila naliligo everyday. And if ever na maligo man po sila, sabay-sabay yung mga babae, sabay-sabay po yung mga lalaki. Yun na sa taas po, sir, it's a roof garden. Original po siya sa bahay, yung hagdan pinalitan na. Dati po, sir, kung nasa taas ka, makikita niyo po yung view ng Silay, especially yung plaza namin. And then yung seaport na located sa Barangay Mambulac. Yung seaport po din nasira during World War II. So before po, known po siya as Ilongga Seaport. So pag uso yung barter or yung exchange ng products, so pag may paparating na barko, makikita na lang yun sa taas. Ipapahatid lahat ng products doon naman po sa seaport sa Barangay Mambulac. 19 ano yata? During World War II. Hindi, I mean itong bahay na ito. 1898. So mas matanda pa to sa Halandone. Kasi 1906 yata yung Halandone. Opo, mas matanda po to sa Halandone. Matanda rin to sa simbahan. Sa simbahan. Kasi yung simbahan, 1920s lang yata. Bed na pwede niyong lagyan ng mosquito net. We have yung old na set ng gold. Mga na dito po, mga from the Filipino family. Mga kailan ng family dito po dito, sir. Ano po, mga old drips, mga ganyan. Yung iba, politician. Thank you.
So before yung gamit, karwahe or kalesa, yung flooring po natin before, lupa lang talaga siya. And then we have here motorbike. So we have here motorbike. This one po sir from Belgium ito, 1920s na motorbike. The very first motorbike here in Negros. So yung gamit po dito powered by bioethanol from sugarcane na may po. And then we have here yung so yung purpose po sir ng basement natin is for air ventilation, air circulation, and para ma-preserve yung bahay. Kasi yung bahay po natin, needle-root po siya. Para hindi mabilis po sila yung kahoy, hindi po siya mabilis mag-moist, dapat po yung bahay ninyo nakaangat or naka-elevate. So usually po old houses like this, may mga basement po talaga. So sa Tagalog po, you call it silong. Dito naman po sa Aran, you call it dalong balay, which means sa ilalim po ng bahay. So sa gilid po ng basement, sir, may mga butas para yung hangin talaga mag-flow talaga siya. So yung bahay ninyo malamig, especially kahoy siya. May reinforcement na bago, no? Opo. Para, yung cemento, dati kaka-ano lang talaga siya, lupa. And then sir, ito po yung mga continuous wire. Copper wire po ito. Like one piece of wire po, wala ho siyang cut. Dara-daracho po yung pagkakagawa niya. If nanonood ho kasi yung sir ng Game of Thrones, according po sa artist, si Sir Ian Valladares, yung inspiration niya po dito is yung dragon sa Game of Thrones naman. This one, sir, actually for sale po ito. And you have another version po dito. And ayun po po. Yung mga ganito pong artworks ni Sir Ian, may mga story po siya. And then we have here yung museum gift shop. Ito po yung bahay ng helpers dati. Ayun po. Ito po kayo, bibili. Pasok po kayo. So sir, remember po sa taas, we have yung cover. Ito na po yung hagdana, dinadana ng mga katulong. Pag open po doon, yun na po yung laundry area po natin na connected sa second floor. Yung kwarto po na ito noon, sir, yung floor level niya, ka-level nito, mataas po talaga siya kasi meron din tayo ditong basement or silong. Binabaan na lang na naging museum na yung bahay. Yung mga bintana po niyan, original, before po walang pinto. Ito po yung original na pinto. Paglabas dyan, sir, another helper's room doon naman po sa kabila. So medyo marami-rami yung mga katulong nila. Sir, yung mga nandito, mga for sale, we have po dito yung sakada. Yung mga nagtatrabaho po sa tubuhan, ito po yung nagkikarry ng tubo. And ito po, with signature na. So, here in Negros kasi, sir, tubo talaga tayo dito. Marami talaga tayong tubo. So, yung
artist po si Sir Ian Solidares. Pag bumibili po kayo ng mga ganito kalaki, nagbibigay po siya ng parang certificate na authenticity po na original talaga. Sa so, mga opo sir, in-house artist po namin si Sir Ian. Kung pumunta po kayo sir ng Negros Museum sa Bacolod, meron po siyang mga exhibit ni po doon kasi same foundation po. Ah, okay. Hindi tayo nakakabalik kasi ano. Opo. So sir, mga nandito po mga for sale. We have rough magnets na 3 for 100. We have po yung mga t-shirts. We have po yung mga handmade na bag. Yung mga paintings po sir, mga local artists na ganun. Yung iba po, estudyante yung gumagawa. Every summer po kasi sir, meron silang summer workshop dito. So kung gusto nung mga bata or yung mga artists na ibenta yung work nila, pwede po nilang ilagay dito. Then by the way po sir, this is the end of our tour na po. Thank you so much for visiting Balay Negrense Museum. I hope you enjoyed the tour po. Sir, you can roam around pa, you can take photos, you can take videos. But sir, basta may red rope po yung mga parto, bawal lang po siyang pasukan. Pero pag wala, okay naman. Ano pangalan mo? J.N. po. J.N. Thank you po. Guys, kanina yung sino kaya may-ari ng bahay na yan? Kabila? Ano rin, parang ano rin siya, no? Parang nasira na rin. Iba na po kasi family. Wait lang po kanina. At saka parang nasira na rin yung ano, no? Ah, meron pa ngayon? Nabili na, nabenta na. Pinakatira po dyan, sir. Kasi may kumakaan dyan.
Yung mga painting ba binibenta? Kahoy ito, di ba? Parang may nakita nga ako dito doon sa ano, doon sa museum. Kahoy ito, di ba? Kahoy ba ito? Ah, parang ano siya? Yung artist. The artist. Natanong ako sa kanya kung magkakano yung pinakamura. Sabi ko, may magaganda sa mga painting. Maganda kasi, siyempre, pagsasabit mo sa bahay mo, original. Nag-uusis, ha? Bali, sir, ano pangalan mo? Ian. Ian na nga pala, yun, no? Sa wire, Ian. Ian, ano kayo? Balyadares. Talagang di, kasi dati na nakita ko na yun, yung mga 2012 pa lang. Parang meron ng ganito. Dito na kayo nun, no? Kamusta naman yung mga, ano nyo, yung mga weevils? May mga nabilis yung lalaki? Ayun naman, I used to sell my work sa mga exhibitions. Sa ano, doon sa Bacolod, yung sa tawag ng ano na to? Negros Museum. Negros Museum. Meron ako doon yung swimming. Kasi hindi pa ako nakakabalik doon. The last time na nagpunta ako doon, 2019. So, may mga bagong, ano na siguro, no? May mga bagong exhibit na nadagdag. Kasi nabago na rin yung daanan nila, eh. Doon na sa Mega dito. Pero nandoon na rin yung baw, na klabaw. Siya yung gumawa ng ano? Sa taas. Saan yan dito? Sa vlog ko, di ba nagpumunta ako dito? Sa kuryente, yung orange, yung mga tube, at saka yung mga ano. Yun ang gusto kong ginano eh, yun ang ginagaya ko na. Kasi ano ako eh. Ano yung tool art din? Nagpa-painting din kayo? Mahilig ako mag-painting, kaya lang hindi ako nakakapag-painting. Marami akong painting nung bata ako, sa mga papel na tinago ko hanggang ngayon. Gusto ko kuhanin eh, doon sa Antipolo. Tapos ikalagay ko sa ganyan. Pero hindi talaga ako, ano, mahilig lang. Lagi ako nagpupunta rin pag-uwi ako doon sa ano, doon sa Pinto Art Museum. Marami din doon. Andun. Pag nagpunta ka doon sa ano ko YouTube ko, makita pero. Yung terracotta. Andun? Ay, yung matataba? Parang ganun yung mga... Oo, nakita ko nga doon sa ano, mga... Same artist yung gumagawa niyo. Meron ako nakitang ganyan. Sabi ko, familiar nga sa akin yun eh, yung ano, terracotta. Kasi pag pupunta ka din sa banyo roon sa baba, pag nakababa ka na, meron doon terracotta na ang dami. Isa-isang nakaganon. Pero meron ng eskwela ngayon doon eh, sa loob noon. Yung work na workshop na ngayon doon. Kaya hindi pa nakakabalik eh, simula nung umuwi ako. Kasi yung workshop is pa regular. It's everyday, meron talaga. Hindi ko alam. Kasi nung pag nagpupunta naman kasi ako doon, wala naman ako nakita. Nakasara yung gate, nakasarado. Kasi may bagong gate na sila, malaki. Talagang nakaano. Pero marami silang dagdag na ng facilities. Para sa specific na ano na display. Pero ang ganda ng mga ano nila na pieces nila. Ano talaga? Sana ganun. Ano ba nangyari sa kanya? Sabi nila pag daw yung artist na matay, lalo tumataas talaga. Kahit hindi pa naman. Ang bagay sa...
lalo na nung namatay si Manansala. Eh, di ba? Yan. Kasi ano, sino ba yung tatay ni Celeste? Ni Gaspi? Matatay nun, ano? Artist din. Nung namatay yung tatay nun, tumaas yung halaga na. Thank you.